Sinubo ay ipinagdarasal at kapayapaan nitong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa unang Sabado tayo ng buwan ng Oktobre. Gawin po natin ang pagunita ng Mahal na Birhen Maria sa araw ng Sabado. Sama rin natin sa ating intensyon si Santa Faustina Kowalska. Isama rin natin ang ating mga intensyon para sa araw ngayon. At ang inyong mga intensyon, kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon na manakiisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdag din natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Israel at sa Ukraine. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin laging berhing si Santa Mariang Banat Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kalatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Ang sagot ni Job sa Panginoon, alam kong magagawa mo ang lahat ng bagay, anumang balakin mo'y walang makakahadlang. Sinong nagsasalita ng walang nalalaman? Kaya ako ay humatol ng walang katutunan, na hindi ko alam ang lahat ng mga bagay na kikilala kita sa balita lamang. Ngunit ngayon, akin ang namasdan, kaya ako'y nagsisisi ng buong taimtim at ang sarili ko'y aking itinatakwil. Ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ng Panginoon. Binigyan niya ito ng 14,000 tupa, 6,000 kamelyo, 2,000 baka at 10,000 inahing asno. Nagkaanak pa si Job ng 7 lalaki
at 3 babae na ang mga pangalay Hemima, Kesia, Heren Patuk. Sa buong lupain ay wala silang katulad na ganda. Pinagmamasdan din niya sila tulad ng mga anak na lalaki. Si Hob ay nabuhay pa ng 140 taon. Nakabuhayan pa niya ang kanyang mga apo sa 4 na salinlahi bago siya namatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ako'y bigyan mo ng dunong ng tunay na karunungan, yamang ako'y nagtiwala sa utos mong ibinigay. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot, pagkat aking naunawang mahalaga ang iyong utos. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Nababatid ko, O Poon, matuwid ang iyong batas, kahit ako'y pagdusahin na nanatili kang tapat. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Hanggang ngayon ay matatag, pagkat ikaw ang nag-utos, alipin mong silang lahat at sa iyo'y naglilingkod. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Bigyan mo ng pangunawa itong iyong abang lingkod upang aking maunawa ang aral mo't mga utos. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya hari siya ng mga aba. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa mga sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapagpinsala sa inyo. Gayunman, magala kayo hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Nang oras ning iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya,
Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihi mo sa marurunong at pantas ang mga bagay nito at inihayag mo sa mga taong ang kaluubay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang kinalulugod mo, ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay, walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di narinig ng iba, mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnanasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinanga din nilang mapakinggan ang inyong narinig, ngunit hindi nila napakinggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiyo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa unang Sabado tayo ng buwan ng Oktubre at ito ay ating alay para sa mahal na Birhen Maria. At siyempre mayroon ding dagdag ang ating santa na si Santa Faustina Kowalska ang nagtuturo sa atin sa pagdasal ng ikatatlo ng hapon na Divine Mercy. Palakpakan po natin ang mahal na Birhen Maria at ang ating santa. Ngayong araw ng unang Sabado ng Oktubre, kung inyo pong napansin, ang ating pong tema ay tungkol sa mapalad. Sapagat nasabi po sa ating unang pagbasa na mula sa aklat ni Hob, si Hob na pinahirapan ng demonyo, namatay ang lahat ng kanyang anak, mga ari-arian na wala, ay ibinalik ng Panginoong Diyos ng doble-doble pa. Binigyan siya ng 10 anak, 7 mga gwapong lalaki, at 3 na pinakamagandang babae. Wala na sigurong hiningi pa si Hob, kaya ang sabi sa ating unang pagbasa, siya ay pinagpala. Sa ating Ebanghelyo rin ngayon, ay Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 10, verso 17 hanggang 24, natuwang-tuwa yung mga 72 na mga apostol o mga disipulo na pinadala ng ating Panginoon upang ipahayag nila ang paghahari ng Diyos at pinalayas nila ang demonyo at nagpagaling ng mga may sakit. Pero ang sabi pa ng ating Panginoon, hindi sila matutuwa kung nagpalayas lang ng masamang espiritu, bagkos lalo silang magalak, ibig sabihin higit pa sa tuwa, lalo silang magalak kapag ka ang kanilang pangalan ay naisulat sa langit. Ibig sabihin, mapunta sila sa langit. Kaya, sinasabi pa sila ay mapalad dahil kanila pong nakikita ang hinangad na makikita ng mga propeta at mga hari at iba pa at kanilang ang hinanga din na pakinggan ng mga propeta at mga hari at iba pa ay kanila pong napakinggan. Kaya ang salita pong pabalik-balik dito sa lahat ng pagbasa natin hanggang sa Salmo ay ang salitang mapalad. Sa salitang Hebreo, ang pinagpala o mapalad ay mabuak. Pero dahil ang ating Ebanghelyo ay nakasulat sa orihinal na Koinokona Griego. Sa Koinokona Griego, ang mapalad ay makare. At nasali naman sa Latin ang lumang tipan at ang bagong tipan na salin po sa salitang biati. At sa ating salita,
pinagpala o blessed. Kung atin pong tingnan sa Biblia, napakarami po ang tungkol sa mapalad. Pero mayroong version ng Protestante na 67 times lang. Pero sa version ng Katoliko at sa international na version, mayroon pong 356 times. Tatlong daan, 56 na beses na ulit ang salitang mapalad o pinagpala. Ibig sabihin, napakahalaga ang salitang mapalad. Ulitin ko po, sa salitang Hebreo, mabuak, sa salitang ginagamit sa Koine Grego sa New Testament, makare. Kapag makinig po kayo sa mga bagong Hebreo, hindi na po mabuak sa bago nilang buak na lang. At sa mga Grego, iba na po ang kanilang ginagamit. Obligationosin. Pero dito sa ating Ebanghelyo, ang ginagamit ay ang salitang makare. Na kapag tingnan po natin itong Ebanghelyo sa Lucas, Kapitulo 10, na ang tungkol sa mapalad na makare, ay mabasa po natin sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 5, na gumagamit din ng makare. Ang makare ay isang pagpapala na una po, ang pagpapala ay mula sa Diyos. Hindi po kailangan ng Diyos ang mga pagpapala natin. O paano yung sinasabi nyo? Paano magdasal tayo na blessed be God? Pinagpala ang Diyos. Ang ibig po sabihin doon, kapag tingnan po natin sa orinal na pagkasulat, tayo po ang nananalangin na dagdagan pa ang pagpapala ng Diyos sa atin upang tayo ay magkaroon ng maraming biyaya. Yun ang unang kahulugan. Pangalawa po, ang ating pagsasabi na blessed be God o pinagpala ang Diyos sapagkat siya naman ang tunay na puspos na pinagpala. Tayo ay naging bahagi lang na pinagpala dahil sa ating pananalig sa Diyos, sa ating panampalataya sa Kanya, at sa ating ugnayan na mapagmahal sa Diyos. Kaya tayo ay tinatawag rin na mapagpala. At pangatlo, na ang pagpapala ay pagkaroon ng isang biyaya na kalugod-lugod mula sa Diyos. Kaya ang tawag dyan, divine favor, ang makadiyos na biyaya na kuminsan ating hinihingi, kung ano mang hinihingi natin, pero kuminsan nakalimutan nating hingin. Una sa lahat, ano po ang dapat nating hingin? Mapalad tayo kapag tayo'y nakasulat na doon sa langit. Ibig sabihin, ang mga pangalan natin ay naitatak na, nakasulat na, may luklukan tayo sa langit. Yun ang pinagpala na tunay. Kasi ang akala natin, pinagpala tayo, mapalad tayo kapag nanalo sa luto, kapag na-approve yung visa papuntang ibang bansa, kapag tayo ay nagkaroon ng trabaho, kapag tayo ay na-promote, o kaya sa mga kandidato, kapag manalo sa eleksyon, hindi po yan ang tunay na mapalad. Ang tunay na mapalad ay yung mga hinirang tayo sa Diyos. Kaya kapag kabalikan po natin ang Ebanghelyo San Mateo Kapitulo 5, ang maging mapalad, mga dukha, mga nananangis, mga pinahirapan, mga inuusig. Pero dito sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, sinasabi ng ating Panginoon na naging mapalad ang kanyang mga pinadala na mga disipulo. Bakit po? Sapagkat sila'y pinadala sa mahirap na paraan. Ang sabi nga niya, pumupunta sila parang ang kanilang mga paa ay naroon sa mga ahas. Pero hindi sila maano sapagkat sila'y pinagpala ng Diyos. Hindi po
natin tingnan ito sa literal na paraan, ito po ay isang masimbolo na pagsabi na handa po tayo sa paggawa ng sakripisyo upang ating ipahayag ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, ipahayag ang ebanghelyo. Ipahayag natin ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Ipahayag natin ang paghahari ng Diyos sa ating puso sapagkat yun ang kahulugan ng ebanghelyo. At ipahayag natin na mahal tayo ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo rin, mahal ka ng Diyos. Yung mga pinagpala na mahal tayo ng Diyos, pumalakpak ng malakas sapagkat ang Diyos ay nagmamahal sa atin at ang kanyang pagmamahal ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang pagmamahal ay puspos at pinakadakila na pag-ibig na kung saan walang kapantay ni isa sa atin ay karapat-dapat man na makatanggap ng pag-ibig na ito. Ngunit tayo na hindi karapat-dapat ay pinagpala ng Diyos dahil dakila ang kanyang pag-ibig at dahil dito tayo'y minamahal ng Diyos at kung tayo'y naging matuwid, ang ating mga pangalan ay naisulat na sa kalangitan upang pagdating ng panahon, nandoon ang pangalan natin, welcome yung pangalan mo. Hindi ba't napakaganda yan? Papasok sa langit, nandoon na ang pangalan mo sa tahanan na pupuntahan mo. Yun ang tinatawag nating paging mapalad, mabuwak, makari, biyati. Kaya nga yung mga santo, mayroong tinatawag na beatification. Maghirang sila na maging mapalad sapagkat naroon na sila sa langit. Tayo ay tinatawag din ang ating Panginoon na magkaroon ng tunay na pagbabalik loob sa Kanya, manalig sa Kanya, magmahal sa Kanya, maglingkod ng tunay sa Kanya, at maging matapat sa Kanya kahit anuman ang mga pagsubok at pinagdaanan sa buhay, Diyos pa rin ang mauuna. Diyos pa rin ang siyang maghahari at pumapanginoon sa buhay. Diyos pa rin ang siyang iniibig at minamahal ng tunay sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ibinubunyag ng Ama ang misteryo ng kaharian sa mga maliliit. Malangin tayo sa Diyos. Nagpapahayag ng pagmamahal sa mga maliliit at mababang loob. Dalhin po natin ng may pananalig sa Amang nasa langit ang lahat ng ating pangangailangan sa kanyang mapagmahal na kalinga at atin pong itutugon, makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpakumbaba. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Ang simbahan at mga namumuno nito naway hindi asamin ang paghanga ng mundo sa pamamagitan ng karangyaan at kapangyarihan, kundi bilang mga mapagpakumbabang lingkod na abot kamay ng lahat. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Ang mga may kapangyarihan naway, huwag umasa sa puwersa o armas, bagkos gamitin ang kanilang posisyon sa kabutihan ng lahat. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Ang mga bata naway makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagtuturo at halimbawa. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Ang mga nabibigatan sa mga pagsubok ng buhay, ang mga dukha, may sakit, at may kapansanan, naway maramdaman ang pag-ibig
at kalinga ng Diyos sa pamamagitan natin. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Ang lahat ng yumao naway masiyahan sa walang hanggang kaligayahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Isama rin natin ang ating panalangin sa mga guro. Ngayon po ang araw ng mga guro. Panginoon ng langit at lupa, gawin mo kaming matalino sa iyong karunungan at tulungan mo kaming makasunod sa iyo sa mapagkumbabang pamaraan na iyong ipinapakita sa amin. Hiling namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Itong tinapay at anak na mula sa'yo muling ihahain sa kabutihan mo, kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Buhay mong inalay, walang kapantay. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo, walang hihigit sa binigay mong buhay. Sa iyo puso'y inaalay. Itong tinapay at alak na mula sa'yo muling ihahain sa kabutihan mo, kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin ni kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nakatawang taong anak ay tumulong naman sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Santa Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpaging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain si kapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoon kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapatid, tunay marapat ni kay aming pasalamatan ngayong ipinarangalan ang mahal na Birhing Maria. Bukod mong pinagpala sa bayang lahat ang mahal na Birhing totoong mapalad na yung piniling maging ina na yung anak noong isinugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapanginan ng Espiritong Banal, ang Birhing Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kay kaisa ng anghel si awit ng papuri siyong pahis sa kalangitan, kami nagbumingi sa kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kay sumita ng Espiritu, yung banal na makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inaabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at niusin na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila muling mabuhay ganil lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan minapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni Santa Faustina Kowalska, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nagaling na utos sa turo ni Jesus ang payo natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at resulat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Gustate et videte coniam suavis est Dominus beatus virtus sperat in eo. Come to me, all you that labor, all you that labor and are burdened, and I will give you rest, and I will give you rest, says the Lord. Gustate et videte coniam suavis est Dominus beatus vir qui sperat, qui sperat in eo. I will bless the Lord at all times. His praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lowly will hear me glad. Gustate et videte coniam suavis est Dominus beatus vir qui sperat, qui sperat in eo.
glorify the Lord with me. Let us together extol His name. I sought the Lord, and He answered me, and delivered me from all my fears. Gustate et videte, quoniam suavis est Dominus. Beatus vir qui sperat, qui sperat in Deo. Gustate et videte, quoniam suavis est Dominus. Beatus vir qui sperat, qui sperat in Deo. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Paris Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Ngayon tayo, Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang ang iyong kanang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen Maria at pagtulad namin sa kanya ay magpaging dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pangitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kay mga narito, kay mga naugnay sa iba't ibang social media platform na kusposting sa iba't ibang paraan na way inyong panalangin ay dinggin ng poong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat nagbigay ng tulong sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mga hirap at nangailangan. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain kayo pa ng Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway ang Panginoong Diyos ay magpapala sa inyo ng abiyayang siksikliglig at nag-uumapaw. Mapalad tayong lahat dahil pinagpala tayong lahat ng ating Panginoon. Naway ating ibahagi sa iba ang mga pagpapala ng Diyos, lalo tigit na sa mga nangangailangan. Ngayon po ang gusbas, mangyari po namin itaas bagya, mga ibagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inihig po siya ng cross ang walang maluyo na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mong kalingan ang kanan na nagsusumamo sa iyo. Makamta na nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may itang laloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daming imahin, dasar at mga bagay-bagay. Basbasan na may makaramdaman. Sa pangitan ng binisyon nito na malalampang ako na sa binyag na ikaw ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa unang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kayong taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Pray natin ating pong... Padre Jesús Nazareno,
sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. So, Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, walhati manahin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin.